Alright mga ka-alright, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload sa channel na ito. Dahil nga sa pandemic na nangyari, basta marami pa mga nangyari na hindi ko na naipakita sa vlogs o hindi ko na nagawa ng vlogs. At dahil din sa sobrang pagkabisi ko doon sa kabilang channel natin, doon sa James the Tip Tutorial, so yun, doon tayo nakatutok palagi. So dito, minsan kung may time tayo, saka tayo nakakapag-vlogs at nakaka-upload ng mga videos. So, nandito ako ngayon sa Royal Mall. Dito sa tapat ng King Fahad Road. Sa crossing ng King Abdullah Road at saka King Fahad Road. So, nagtataka siguro kayo kung bakit napalitan yung pangalan ng channel na ito at yung cover photo nito kung nabisita nyo sa mismong profile ko sa channel ng YouTube na ito, napalitan yung cover at saka yung pangalan. So ngayon ay pinapalitan ko na ng pangalan ang Kapitan Pinoy ng James Latif Vlogs. So official na po yan. Gagawin na po nating instead na Kapitan Pinoy, ay gagawin na po nating James Latif Vlogs. So lahat po ng mga vlogs ko ay dito ko na po i-upload sa channel na ito. At yung mga tutorial ay doon po natin i-upload sa James Latif Tutorials. Okay? So, nasa link, nasa description ng link ng channel na yun. Okay? So dati kasi ginawa ko ang channel na to para talaga sa vlogs. Pero iniba ko yung pangalan ko doon or dito. Instead na James Latif, ginawa ko siyang Kapitan Pinoy. Kasi ganito ang kwento niyan eh. Nung bata ako, talagang idol na idol ko si Kapitan Pinoy. I'm not sure kung mga kapanood nito na alam yung Kapitan Pinoy. Yung mga batang 80s or 90s dyan, alam siguro nyo yung Kapitan Pinoy sa DCRH. DZRH. Ayan, so isang noontime drama sa radio na ang pangalan ay Kapitan Pinoy. So parang superhero ang character niya doon at idol na idol ko. So mula nun, yung mga tao doon sa amin, kahit yung matatanda, tinatawag akong Pipoy. Kasi yun yung pangalan ni Kapitan Pinoy kapag normal na tao siya. Pero kapag ginagamit niya yung powers niya, ay yun, nagiging siya si Kapitan Pinoy. So alam niyo siguro yan, yung mga nakasubaybay dati sa Kapitan Pinoy. So mula nun, yung matatanda sa amin, yung mga nakakilala sa akin na talagang umiidolo din kay Kapitan Pinoy, tinatawag akong Pipoy. So kaya yon, nilagay ko na lang dito sa channel na to ay Kapitan Pinoy. But in this time, napag-isip-isip ko kasi na sa tuwing nag-upload ako ng vlogs sa mismong main channel ko, wala masyadong viewers. Kasi ang main topic talaga ng channel na yon ay for tutorials talaga. Pero ang unang-unang in-upload ko dun din ay vlogs din. Pero hindi rin nakilala. So nung pumunta ako dito sa Saudi Arabia 2013, so nagsimula akong mag-vlogs dito at nagsimula akong mag-edit or mag-video ng about sa mga tutorial. At doon nakilala yung page or yung channel ko na yon. So sumali ako sa mga networking, mga affiliates, marketing, and then yung mga sinasalihan ko, ginagawaan ko ng mga tutorials kung paano makakasali yung mga team ko, yung mga members ko. Kasi isa din akong team leaders dati sa isang mga networking at saka mga affiliates. So yung mga tao ko, tinuturuan ko sila doon ng step by step na tutorial kung paano nila magagawa yung negosyo. Kasi ang networking or affiliates ay isa po yung negosyo. So yun, hanggang sa dito sa Saudi Arabia, nagpapadala ako ng pera
Tapos na-experience ko na yung sobrang tagal yung ano eh. Sobrang tagal yung pagpila sa mga remittances dito. Kasi halo-halo eh, may Indiano, may Pilipino, basta halo-halo, may ibang lahi. So, may nakikita ako mga ads at saka mga poster dito sa Saudi Arabia, dito sa labas, na nagpo-promote ng online banking. So sabi ko, kung pwede palang magpadala, gamit lang ang phone or internet, bakit pa ako pipila dito? So nag-research ako kung paano ako makakapagpadala ng pera kahit ang gamit ko lang ay phone or PC or sa internet ay pwede ako makapagpadala. So yun, na-research ko yung Altaquid. So yun yung unang-unang at tinuro ko at unang-unang sinubukan ko kung paano ako makapagpadala gamit ang online banking. So nung natutunan ko 'yan, tinuro ko sa channel ko, tapos napag-isip-isip ko na mayroon din pala akong DDO. Sabi ko, kung pwede dito sa Saudi Arabia, ibig sabihin, pwede rin yung BDO sa Pilipinas. So, nag-research na naman ako kung paano ko ma-open yung BDO ko into online banking. Kasi umalis ako sa Pilipinas, may dala-dala na akong kabayan savings. Kasi free yun. So sabi ko, kung pwede ko ma-open yung kabayan savings ko into online, pwede ko ma-monitor yung pera ko at pwede ko magamit sa mga iba't ibang transaction. So yun, nag-research na naman ako at na-research ko na pwede. At nag-apply ako, nagpadala ako ng mga requirements. So hindi ko alam kung ano mga requirements ngayon, kung magpapadala ka pa ba ng requirements kagaya dati. Pero nung time ko, nung nag-apply ako ng online banking sa BDO, nire-require nila na magpadala ka ng mga documents mo via courier. Kagaya ng mga LBC at mga, anong tawag dyan? Kagaya ng mga DHL. Pero nagpadala ako sa LBC, sa Batha. So pinadala ko doon after ko maka-apply sa BDO online banking. Pinadala ko yung mga requirements ko, yung ID ko, xerox copy ng ID ko, xerox copy ng passport ko, at saka yung xerox copy ng mismong ATM card ko. At yun, after ilang araw dumating doon at tinawagan ako ng BDO at sinabi na approve na yung application ko sa online banking. At nung gumagawa na ako ng mga transaction, ayun, ginawaan ko na naman siya ng video at yung video na yon hanggang ngayon ay pinapanood ng tao. So bibigyan ko kayo ng tips, guys. Kung sa tingin nyo ay yung mga vlogs nyo, kung vlogger ka, ito tips lang to ha. Kung sa tingin mo ay yung mga vlogs mo ay hindi gaano napapanood, mag-isip ka ng content kung ano ba yung needs ng tao. Kasi, oo, may mga sumisikat na mga content creators sa vlogs lang. Pero may asset sila eh. Unang-una, kung ang asset mo ay half Pilipino or half Amerikano ka, asset yan. Pero kung pure Pilipino ka, kung hindi ka naman choker, wala kang asset. So, wala kang pwedeng i-offer sa viewers mo para balikan kanila. So, ang naisip ko, dahil sa mga tutorials, pinupuntahan din ng tao kahit maliit lang yung subscribe ko, yung main channel ko. Bakit? Kasi tutorial yun eh. Kailangan yun ng tao. Kailangan nilang matutunan. So, kung wala kang asset, magbigay ka na lang ng information or kung ano man yung pwedeng mapakinabangan ng tao. Kasi kung wala kang pakinabang sa tao, wala eh. In the reality talaga, kung wala kang pakinabang sa tao, hindi ka nila
anong tawag dyan, hindi kanila bibigyan ng attention. Yan ang reality, guys. So, hindi ko sinasabi na magaling ako, pero yun yung reality. Yun yung reality, guys. So, dito sa channel na to, I'm not sure kung may manunood din, pero siguro magbibigay ko ng mga tips kagaya nito. Hindi po ako magaling, hindi po ako sikat, pero yun po yung pwede na makapagbigay sa'yo ng idea. Tama? Kasi kung magsasalita ka lang na magsasalita sa camera, pwede na lang kung joker ka. Pero kagaya ko na seryoso, hindi ako ganong pala joker. So, siguro may i-offer ko na lang sa tao ay mga tips. So, dito sa mga vlogs na to, magbibigay tayo ng mga tips. Hindi man tutorial, pero tips. Kasi yung tutorial ay doon sa main channel natin. At dito, vlogs and tips. Okay? So, yun na lang siguro yung may offer ko sa inyo sa channel na to. Okay? So, abangan nyo pa yung mga tutorial ko sa main channel ko kung isa kayo sa mga nakatutok doon. At kung gusto nyo naman ng mga tips kagaya nito, tutok kayo dito sa channel na ito. Okay? So, ngayon siguro mamaya-maya, kasi inaantay ko yung madam ko ngayon, masok sila dito. So, mamaya-maya siguro pupunta ako sa isang vlogger na kaibigan natin. Ewan ko kung nandun siya sa bahay nila. Pero pupunta ako dun ngayon, mamaya. Kasi hatid ko lang itong madam ko dun sa bahay nila, bahay ng nanay niya. After that, ay antayin ko sila, pero hindi ako mag-aantay dun sa bahay nila. So, pupunta tayo dun sa isang kaibigan din natin na nagsisimula pa lang din mag-vlog dito sa Saudi Arabia. So, kababayan ko yun. Isa ding Moro, kagaya ko. By the way, Moro nga pala ako. Kung hindi nyo po alam yung terms na Moro, ay galing po sa Mindanao yan. Mga Muslim po kami, galing sa Mindanao. So, may iba't ibang klase po ng Moro. May Maguindanaon, may Iranon, kagaya ko, Iranon. May Tausog. Basta, iba't ibang klase ng Moro. Kapag narinig mo yung Moro, ibig sabihin, Muslim po yan na namumuhay sa Mindanao. Okay? So, isa namang tips yun. Or isa namang ano yun sa inyo. Kung hindi nyo pa alam yung ibig sabihin ng Moro. Kaya naman, maririnig nyo siguro minsan sa MNLF or MILF ang Moro National Islamic Liberation Front. Yan po yung MNLF. MILF naman, MILF is Moro Islamic Liberation Front. Okay? Pero ngayon, wala na kasing ano eh. Wala na masyadong MNLF. MI na lang, MILF. At saka yung tinatawag nilang BIAF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Yan po yung ibig sabihin. So kapag narinig nyo po yung Moro, ibig sabihin, ay, hindi po yan terorista, ha? Hindi po yan terorista. Pero isa po yung tawag sa mga tao na Muslim na namumuhay sa Mindanao. At kami po ay mga Moro. Okay? So, yan lang siguro masasabi ko sa inyo ngayon. So, ngayon mamaya siguro punta na tayo dun sa kaibigan natin na taga-Pulyok yun. So, pupuntahan natin siya sa bahay nila. Sana nandun siya. Okay, tag us later, guys. Okay? Boom! Nandito naman tayo sa bahay ng sinasabi ko kanina sa inyo na isang nagbablog na rin dito sa Saudi Arabia. Magbayad ko to eh. Ito ang kwarto nila. Actually, yung mga ito siya, napanood nyo na rin to sa mga last upload natin, yung mga late upload na natin. Ayan siya, ayan. Hello! Pakabot, kumusta kayo? Yan, so, salamat sa suporta. Yun, so ilalagay ko na lang yung channel niya dyan sa link sa description sa baba. Click nyo na lang para mabisita niyo. Okay? Yan, nandito tayo sa kwarto nila. Oh, may kulambu sila, oh. May mga
mga dingding yung mga ano nila eh. Ayan yung privacy, para wala nang kwan, wala nang silipan. Narating lang mga bot. Ano sabi lang kami ni Idol James? Ayan yung uniform niya oh. Kagalang-galang. Kagalang-galang na upom. The next day. Alright mga ka, alright. Nandito tayo ngayon sa isang Olympic gym. Na siguro pang swimming kasi sinamahan ko itong mga bata. Yan. Mga bata na yan. Sinamahan ko silang pumunta dito sa itong malaking hall na to. Parang ano daw eh. Parang Olympic swimming ano to eh. Hindi natin itong open, siguro makakapag-swimming kami dito. Yan yung dalawang yan na kasama ko. Ito kaya ito, ba't ang iingay ng mga posting to? Yan guys, nandito na kami. Napasok kami dito sa building na to. Para mag-swimming daw. Oo, ito kung may bayad ko, free. Hindi ko alam. Ayan, so nandito na kami guys sa loob. Ayan guys, so wala palang swimming ngayon kasi bawal na ata. So, lumabas kami ulit, babalik kami sa ano ba? Babalik kami sa sakyan. Alright mga alright, so hindi kami nakapag-swimming kaya dito na lang kami pumunta sa bilyaran. Ayan. So may mga bilyaran pala dito, sa baba naman meron ding bowling. So maraming sports dito na pwede mong gawin. Meron pang ano dun no? Table tennis. Ayan, table tennis. Tsaka bowling sa baba, doon naman sa kabila swimming kaso sarado kasi dahil doon sa corona sa pandemic kaya sinarado yung swimming. Pero kung hindi ganun, makakapag-swimming sana kami. So ngayon, nandito kami ngayon sa bilyaran. So magbibilya tayo guys. Ayan guys, so naglalaro yung mga kasama ko guys. Ayan. So hindi yata marurunong itong kasama ko magbilyar. Ayan. You know how to play this? 1, 2, 3. Kung ano na lang yung tinitira nila guys. Hindi sila, hindi nila alam na paano laruin. Kasama ko guys. Kasi hindi sila marunong. Hindi nila alam kung paano laruin tong billiard. Ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung nasa baba. Yung bowling dun sa baba, ipapakita ko sa inyo guys. Ayun guys, itong bowling dito sa baba. Bowling dito sa baba, dito naman sa taas ay bilyaran.